At nagbabalik ko ang inyong lingkod mga kabayan, Carlo Mendez TV. Ayan. Ha? So ayun nga ho guys, magandang araw ng Lunes sa inyong lahat mga kabayan ha. Akala ko Linggo ngayon, my goodness. Ayan. So bago po ang lahat, gusto ko na i-wish kayo na sana ho nasa mabuti kayong kalagayang kalusugan at puno ng biyaya sa pang-araw-araw yung mga pamumuhay, okay? So ngayong araw na ito mga kabayan, medyo bigyan na natin ng konting flashback ang nangyari kagabi doon sa Dabuba and Tecla Show, okay? Kung nakikita nyo sa likod ko ang background ng ating laptop, yeah. Andyan po, ayan, this is, oo. Hindi na natin pwedeng ano para di tayo makopyright mga kabayan, So ayun nga ho, nag-guest si Mix Molino, sa T-Bots kagabi, no? Alam ko na panood naman ito ng lahat, pero magbibigay lang tayo ng reaction. Okay, so, i-play natin ng konti mga kabayan. Wait lang, John. Ayan nga ho ang madamdamin, ha? Natagpo. Ayan. Sorero. At syempre, hanggang sa huling sandali ng buhay, malay niyo siya. Maraming course na kaibigan niya siya. Hanggang sa huling sandali. Hindi siya iniwanan ni Migs. Pero bago natin siya kausapin, aba, balikan po muna natin. Masayang, mga sandali. Sa huling guest po, ni Makara. Ayan. Babalikan nila flashback yung mga... Yung dati nilang... Dati nilang ano, yung nag-guest din ang Mamix, di ba? Sa The Buboy and Tecla Show, ayan, flashback nila, no? Ayan. So, sobrang masaya nga talaga si Mahal, mga kabayan, nakasama, no? Walang negativity sa kanyang pagkatao, okay? Puro positive. Kahit na medyo masama na pakiramdam niya, go pa rin ang go ang ating Mahal Tesorero, ayan. So, yun ho ang nakakamiss sa lahat, no? Yung tawan niya, yung, it's a prank! Ganun siya, di ba? Yan ang nakakamiss sa lahat. Siyempre, yung pagiging kumpanyon niya. Ayan. Hanggang kailan daw niya aalagaan si Mahal. Ayan, di ba? Oh, thank you daw sa pag-iintindi ng ugali. Ayan, in-interpret ko pa talaga. Chok. Oh, wag daw siya magsawa hanggang uugod-ugod na. So, maganda naman sana yan, no? Kaya lang, eh, syempre. Yan na si Migs, no? Emotional na ang inyong Migs Molino. Ayan, kabayan. Balikan yung mga masaya sandali. Di ba, kita naman natin kung paano yung energy. Ni Mahal that time, kaya ilan doon. Yeah, sobrang taas talaga ng energy ni Mahal. Actually. Nakakawala ng negativity. Just yung oras namin siya kasama, hindi ka ba nagpapagod na? Sobrang taas ng energy niya. Yeah, totoo yan. Sobrang taas ng energy niya. Kaya niya tao. Migs, ikaw ba? Ano yung pinaka-nanimis mo? Si Buboy Villar, andyan pala. Is that Buboy Villar? Kala ko tatlo lang yung guest nila kasi. O, ayan. Oh, so, emotional yung tao. Okay? That is very understandable. Dami, dami. Sobrang dami kong nanamimiss sa kanya eh. Ang di mo wala sa akin yung mga tawa niya, mga ngiti niya, yung mga pagbibigay niya na kasiyahan sa amin, especially sa akin, sa pamilya ko, sa mga tao na sumusuporta sa akin. Oo, yan ang nakakamiss eh, yung kasama niya palagi sa sasakyan, no? Kasama nila umalis, wala na maingay, biglang naging tahimik ang paligid, no? Di ba? Post natin, ha? Diyan din pala si Buboy Villar, pero akala ko kasi tatlo lang ang guest. So ayun nga mga kabayan, no? Yun yung pinaka hurting part
sa buhay ni Migs Molino, yung biglang nawala nga si Mahal because maliban sa family niya, of course, ang pinakamasakit na part is yung mawalan ka ng isang parte ng pamilya, o sa Tesorero family on. Okay. That is given already kasi yun ang talagang totoong nawala ni ang Tesorero family. Okay? So sa part naman ni Migs Molino, dahil sila ang magkakasama mula nung nagtandem sila sa vlogging, no? So hurting so much doon sa part niya, yung biglang nawala nga si Mahal Tesorero, mga kabayan, dahil nga araw-araw mong nakasama yung tao, syempre, yung mga memories, yung mga tawanan ninyo, and then all of a sudden, no, biglang, boom, biglang tumahimik ang paligid, mga kabayan. So, yung adjustment period, no, yung acceptance, until now, di natin maintindihan, no, kasi hindi pa naman nagsasalita si Migs, no, because this is, matagal na tong taping nila, no, siguro mga, kailan ba yung lumabas yung TikTok ni ano ni Tekla at ni Migs, no? Yun yung time na nagte-taping sila eh. Okay. So yun, nakakalungkot naman talaga, mga kabayan, yung parte na yan. And of course, yun nga sabi ko dati na syempre ang pinaka-outlet mo lang talaga diyan is i-focus mo sa ibang bagay, i-divert mo, no, para ma-divert. May mga diversionary tactics dapat na gawin ng isang tao to overcome those pag-grieve nila. Okay. So ngayon, kasi otherwise eh it's either magkakaroon ka ng depression or anxiety or stress, no. Napaka-stressful thing 'yan. Ako nga nung namatay nanay namin, one year ho ako nagluksa. Okay? Hindi ako lumalabas ng room, maliban na lang kung bibili ako ng food. 'Yan, ha, mga kabayan. So, how much more sa pamilya ni Mahal, syempre. Okay? Hindi lang natin masyadong napapansin ang family Tesorero dahil lahat tayo nakafocus kay Migs, because si Migs nga at si Mahal ay magkasama. Okay. Pero wag din natin kakalimutan, mga kabayan, na syempre ang mas nawalan talaga eh ang Tesorero family, because sila ang pamilya. Okay? So si Migs Molino at ang other part ng Molino family, dahil nga ang Molino family po ang naging second family ni Mahal, so masakit din sa kanila, syempre. Okay? Ayan, that is very understandable, mga kabayan. Ayan, ha. So, hindi na ho natin tatapusin itong video kasi alam ko na panood naman ninyo ito. Medyo binigyan na natin ng konting reaction, mga kabayan, no? Kasi, para dun sa iba na hindi naabot ng, ano, naabot ng palabas kagabi, no? Although, siguro, ito napapanood na rin ng iba sa YouTube, no? Pero iba pa rin yung nagva-vlog, kasi marami din naman nagva-vlog about this certain first TV appearance ni Migs Molino, mga kabayan. Okay, ayan ho. So, ang lesson neto, mga kabayan, ha, sa mga kasama natin, never take for granted, no? Never take for granted yung mga nakakasama natin sa buhay, mga mahal natin sa buhay, hanggat kaya natin, mga kabayan, ibigay ang lahat ng pagmamahal, attention, and the oras natin, mga kabayan, gawin na natin ngayon pa lang. It is because hindi natin hawak ang oras ng ating mga buhay. Just a blink of an eye, mga kabayan, maraming mangyayari, okay? Buhay tayo ngayon, maya-maya, hindi natin alam. Ngayon. Because si Jesus lang talaga ang nakakaalam kung kailan tayo mawawala dito sa mundo. Kung oras na natin, maraming paraan kung paano niya tayo kukunin. It's either may sakit, na-disgrasya, kung ano-ano dyan. Pero other than that, kung hindi mo pa talaga oras, kahit na nasa terminal stage ka pa, mga kabayan, kahit na bago pa yung ulo mo, nabiyak pa yung ulo mo, mga kabayan, kung hindi ka pa talaga oras na mamatay, hindi ka mamamatay, mga kabayan. Okay, yan ho ang malupit natin ng mga advices sa mga tao at paalaala. And of course, huwag niya natin kalimutan mag-pray, at lagi siyempre yung personal communication natin sa Panginoon, hindi natin dapat walain. Okay? Kasi ako minsan, kinakausap ko si God yung ano lang, sa sarili ko lang, ganyan. Kasi, we should be thankful, no? Kasi, lalo pa sa panahon ng nitong pandemic, no? Na marami tayong mga obstacles na kinakaharap, we should be stronger than ever before. Okay? And ito yung quality time eh. Itong pandemic na ito na, you know, buong pamilya eh mag-sama-sama, magkaroon ng quality time. Yan, di ba?
So hope you guys are doing well there, ha. At naging lesson na lahat na ito, hindi lang ito kasi simpleng pandemya eh. This is a eye opener to all of you, to all of us rather, okay? Na minsan nakakalimot tayo, sobrang nawili tayo sa makamundong bagay, mga kabayan, di ba? So let us not forget the family out there, our own family of course, ha. So ayun ho ang ating maihahatid ngayong konting vlog natin sa Carlo Mendez TV, mga kabayan, ha. And to Mix Molino, keep stronger, Mix, and we're hoping na sana mag-vlog ka na rin sooner or later. Maraming nakakamiss sa iyong mga fans mo, ha, Mix. Ayan. And syempre, sa mga gusto umorder, order lang kayo ng pabango kasi ang narinig ko kasi bulk-bulk ang kanilang mga order. Ayan, ha, mga kabayan, ha. So, thank you so much po sa pag panood ng aking vlog sa araw ng Lunes, mga kabayan, ha. Ayan, ha, November 1, ha. Pistang patay, mga kabayan, ha. Mm-mm. So, since na hindi tayo makadalo sa sementeryo, panalangin natin lahat ng mga mahal natin sa buhay, okay? Ayan, ha. So, thank you so much for spending your time watching this video. This is Carlo Mendez saying, God bless Philippines, God bless the world. Keep safe, everyone, ha. Arriba. Bago ako magbabay, nag-iba tayo ng location kasi ang laptop ko, mga kabayan, dito nakalagay. So, need natin dito ilagay ang camera, okay? Carlo Mendez saying, God bless Philippines, God bless the world. Arriba. Bye-bye. Mm.